Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Ferdinand Magellan C. 1480 hanggang 27 ng Abril taong 1521 ay isang Portuguese explorer na kilala sa kanyang pagpaplano at pamunuan ang ekspedisyon ng Espanyol noong 1519-22 sa East Indies na nakamit ang unang pag-ikot ng Earth sa kasaysayan. Sa panahon ng ekspedisyon, natuklasan din niya ang Strait of Magellan na nagpapahintulot sa kanyang fleet na dumaan mula sa Atlantiko patungo sa karagatang Pasipiko at isagawa ang unang pag-navigate sa Europa sa Asia sa pamamagitan ng Pasipiko. Namatay si Magellan sa Pilipinas sa kanyang paglalakbay at natapos ng kanyang mga tripulante ang paglalakbay pabalik sa Espanya noong 1522. Ipinanganak si 1480 sa isang pamilya ng menor de edad na Portuges na Maharlika. Si Magellan ay naging isang bihasang mandaragat at opisyal ng hukbong dagat sa serbisyo ng Portuges na korona sa Asya. Tumanggi si Haring Manuel I na suportahan ang plano ni Magellan na marating ang Moluccas o Spice Islands sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran sa palibot ng kontinente ng Amerika. Pagkatapos ay iminungkahi ni Magellan ang parehong plano kay Haring Charles I ng Espanya na inaprobahan ito. Sa sibil, nag-asawa siya, nagkaanak ng 2 at inorganisa ang ekspedisyon. Noong 1518, para sa kanyang katapatan sa Hispanic na monarkiya, si Magellan ay hinirang na isang admiral ng armada ng Espanya at binigyan ng command ng ekspedisyon ang 5 armada ng Molucca. Ginawa rin siyang commander ng Order of Santiago, isa sa pinakamataas na ranggo ng militar ng Imperyong Espanyol. Binigyan ng espesyal na kapangyarihan at pribilehiyo ng hari, pinamunuan niya ang armada mula sa Sanlúcar de Barrameda, Timog Kanluran sa kabila ng karagatang Atlantiko, sa silangang baybayin ng Timog Amerika, at Timog hanggang Patagonia. Sa kabila ng serye ng mga bagyo at pag-aalsa, matagumpay na dumaan ang ekspedisyon sa Strait of Magellan patungo sa Mar del Sur na pinalitan ng pangalan ni Magellan na Mar Pacifico o Karagatang Pasipiko. Dumaong ang ekspedisyon sa Guam pagkatapos ng isang mahirap na pagtawid sa Pasipiko at pagkatapos ay nakarating sa Pilipinas. Doon, noong Abril taong 1521, napatay si Magellan sa labanan sa Mactan. Sa ilalim ng utos ni Kapitan Juan Sebastian Elcano, ang ekspedisyon sa wakas ay nakarating sa Spice Islands. Ang 2 natitirang barko ng armada ay naghiwa-hiwalay ng landas, ang isa ay sumubok, ngunit hindi matagumpay, na makarating sa New Spain sa pamamagitan ng paglalayag sa silangan sa buong Pasipiko. Ang isa pa, na pinamumunuan ni Elcano, ay naglayag pakanluran sa Indian Ocean at hilaga sa kahabaan ng baybayin ng Atlantiko ng Afrika, sa wakas ay bumalik sa Espanya noong Setyembre taong 1522 at nakamit ang unang kumpletong sirkuito ng mundo. Habang nasa paglilingkod sa kaharian ng Portugal, narating na ni Magellan ang Malay Archipelago sa Timog Silangang Asya sa mga nakaraang paglalakbay na naglalakbay sa silangan mula 1505 hanggang 1511 hanggang 1512. Sa pamamagitan ng pagbisita muli sa lugar na ito ngunit ngayon ay naglalakbay sa kanluran, nakamit ni Magellan ang halos kumpletong personal na pag-ikot sa mundo sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Maagang buhay at paglalakbay! Ipinanganak si Magellan sa Hilagang Portugal C. 1480. Ang kanyang ama, si Pedro de Magalhães, ay isang menor de edad na miyembro ng Maharlikang Portuges at alkalde ng bayan. Ang kanyang ina ay si Alda de Mesquita. Kasama sa mga kapatid ni Magellan sina Diogo de Souza at Isabel Magellan. Siya ay pinalaki bilang isang pahina ni Reyna Eleanor, asawa ni Haring John II. Noong 1495 pumasok siya sa serbisyo ni Manuel I, ang kahalili ni John. Noong Marso taong 1505, sa edad na 25, nagpalista si Magellan sa fleet ng 22 barko na ipinadala sa host Francisco de Almeida bilang unang viceroy ng Portuguese India. Kahit na ang kanyang pangalan ay hindi lumilitaw sa mga salaysay, ito ay kilala na siya ay nanatili doon ng 8 taon sa Goa, Cochin at Quilan.
Lumawak siya sa ilang mga labanan, kabilang ang labanan sa Cannonor noong 1506, kung saan siya nasugatan, at ang labanan ng Dio noong 1509. Kalaunan ay naglayag siya sa ilalim ni Diogo Lopez de Sucre sa unang embahada ng Portugues sa Malacca, kasama si Francisco Serrao, ang kanyang kaibigan at posibleng pinsan. Noong Setyembre, pagkarating sa Malacca, ang ekspedisyon ay naging biktima ng sabwatan at nauwi sa pag-atres. Napakahalaga ng tungkulin ni Magellan, binabalaan si Sucre at itinaya ang kanyang buhay upang iligtas si Francisco Serrao at ang iba pang nakarating. Noong 1511, sa ilalim ng bagong gobernador na si Afonso de Albuquerque, lumahok sina Magellan at Serrao sa pananakop ng Malacca. Pagkatapos ng pananakop ay naghiwalay ang kanilang mga paraan, si Magellan ay napromote na may mayamang pandarambong. Sa piling ng isang malay na kanyang bininyagan at bininyagan, si Enrique ng Malacca, bumalik siya sa Portugal noong 1512 o 1513. Umalis si Serrao sa unang ekspedisyon na ipinadala upang hanapin ang Spice Islands sa Moluccas, kung saan siya nanatili. Nagpakasal siya sa isang babae mula sa Amboina at naging tagapayo ng militar ng Sultan ng Ternate, Bayan Sirala. Ang kanyang mga liham kay Magellan ng Maglaon ay napatunayang mapagpasyahan, na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga teritoryong gumagawa ng pampalasa. Matapos magbakasyon ng walang pahintulot, si Magellan ay nawala ng pabor. Naglingkod sa Morocco, siya ay nasugatan, na nagresulta sa isang permanenteng pilay. Siya ay inakusahan ng ilegal na pakikipagkalakalan sa mga Moro. Ang mga akusasyon ay napatunayang mali, ngunit wala na siyang natanggap na karagdagang alok ng trabaho pagkatapos ng 15 ng Mayo taong 1514. Nang Maglaon noong 1515, inalok siya ng trabaho bilang isang tripulante sa isang barkong Portugues, ngunit tinanggihan ito. Noong 1517, pagkatapos ng isang away kay Manuel I ng Portugal, na tinanggihan ang kanyang patuloy na mga kahilingan na pamunuan ang isang ekspedisyon upang maabot ang Spice Islands mula sa Silangan, ibig sabihin, habang naglalayag patungong Kanluran, kaya iniiwasan ang pangangailangang maglayag sa dulo ng Africa, umalis siya papuntang Spain. Sa Seville ay nakipagkaibigan siya sa kanyang kababayan na si Diogo Barbosa at hindi nagtagal ay pinakasalan niya ang anak ng pangalawang asawa ni Diogo, si Maria Caldera Beatriz Barbosa. Nagkaroon sila ng dalawang anak, Rodrigo de Magallanes at Carlos de Magallanes, na parehong namatay sa murang edad. Namatay ang kanyang asawa sa Seville noong mga 1521. Samantala, inilaan ni Magellan ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga pinakabagong chart, pagsisiyasat, katuwang ang cosmographer na si Ruy Faliero, isang gateway mula sa Atlantiko hanggang sa Timog Pasipiko at ang posibilidad na ang Moluccas ay Espanyol sa ilalim ng mga demarcation ng Treaty of Tordesillas. Kamatayan. Pagkaraan ng ilang linggo sa Pilipinas, na-convert ni Magellan ang hanggang 2,200 lokal sa Kristyanismo, kabilang si Raja humabon ng Cebu at karamihan sa mga pinuno ng mga isla sa paligid ng Cebu. Gayunpaman, si Lapu-Lapu, ang pinuno ng Mactan, ay lumaban sa pagbabagong loob. Upang makuha ang tiwala ni Raja Humabon, si Magellan ay naglayag patungong Mactan na may maliit na puwersa noong umaga ng 27 ng Abril taong 1521. Sa naging resulta ng labanan-laban sa mga tropa ni Lapu-Lapu, sinaktan si Magellan ng isang kawayan na si Bat Bangko na talagang metal tip fire hardened rattan at kalaunan ay pinalibutan at tinapos ng iba pang mga armas. Nagbigay sina Antonio Pigafetta at Ginés de Mafra ng mga nakasulat na dokumento ng mga kaganapan na nagtatapos sa pagkamatay ni Magellan. Nang sumapit ang umaga, 49 sa amin ay lumukso sa tubig hanggang sa aming mga hita, at lumakad sa tubig ng higit sa 2 crossbow flight bago kami makarating sa baybayin. Hindi makalapit ang mga bangka dahil sa ilang mga bato sa tubig. Naiwan ang 11 lalaki upang bantayan ang mga bangka. Pagdating namin sa lupain, ang mga lalaking iyon ay nabuo sa 3 dibisyon sa bilang na higit sa 1,500 tao. Kapag nakita nila sa amin, sila sisingilan down sa amin na may lampas malakas na iyak. Ang musketeers at crossbowmen pagbaril mula sa malayo para sa halos kalahating oras, ngunit walang silbi, sapagkat ang mga putok ay dumaan lamang sa mga kalasag. Nang makilala ang kapitan, napakaraming bumaling sa kanya kaya't 2 beses nilang natamba ang kanyang helmet sa kanyang ulo.
Isang Indian ang naghagis ng sibat na kawayan sa mukha ng kapitan, ngunit agad na napatay ang huli, kanya kasama ang kanyang sibat, na iniwan niya sa katawan ng Indian. Pagkatapos, sa pagsisikap na ilapat ang kamay sa espada, nabubunot niya ito ngunit sa kalahati, dahil nasugatan siya sa braso gamit ang isang sibat na kawayan. Nang makita iyon ng mga katutubo, lahat sila ay naghagis sa kanya. Ang isa sa kanila ay nasugatan siya sa kaliwang binti gamit ang isang malaking cutlass, nakahawig ng isang scimitar, na mas malaki lamang. Iyon ang naging sanhi ng pagkahulog ng kapitan sa ilalim ng mukha, nang agad nilang sinugod siya gamit ang mga bakal at kawayan na sibat at ang kanilang mga cutlass, hanggang sa napatay nila ang ating salamin, ang ating ilaw, ang ating aliw, at ang ating tunay na gabay. Antonio Pigafetta. Walang nakaligtas sa katawan ni Magellan, nang hapong iyon ang nagdadalamhating Raja King, na umaasang mabawi ang kanyang mga labi, ay nagalok sa matagumpay na pinuno ng makta ng magandang pantubos na tanso at bakal para sa kanila, ngunit tumanggi si Dato Lapu-Lapu. Nilalayo niyang panatilihin ang katawan bilang tropeo ng digmaan. Dahil ang kanyang asawa at anak ay namatay sa Seville bago ang sinumang miyembro ng ekspedisyon ay makabalik sa Espanya, tila ang bawat katibayan ng pag-iral ni Ferdinand Magellan ay naglaho sa lupa. Guinness de Mafra. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katuklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless.